Magandang araw, kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nagulat si Shane na isa-isang sumulpot ang mga tao sa mesa nila. Nangunguna sa mga iyon ang nag-aalalang papa ni Mara. "What happened to Mara?" tanong nito. "Oh my God, Mara!" sambit ni Jelly. Tumalungko ito sa tabi na nakahandusay na si Mara. "Bring her to my room, bilis!" Hindi niya alam kung anong gagawin. Alalang-alala siya kay Mara. Kanina lamang ay maayos ito bago sila pumunta roon, kaya hindi niya alam kung bakit bigla itong hinimatay. Isang lalaki ang nangahas na buhati na kinakapatid niya. She saw it was Medel. He looked furious as he carried Mara inside the mansion. Sumunod dito sina Jelly at Candy na labis ang pag-aalala sa mga anyo. She just stayed in her seat. Hindi niya alam kung susundan niya ang kinakapatid niya o hindi. Shock pa rin siya sa nangyari dito. "Iha," nilapitan siya ni Mrs. Limbag. "Gusto mo bang sundan ang kaibigan mo?" Nandoon sila sa silid ni Jelly. "Ipapahatid kita sa maid." Sumama siya sa katulong na tinawag ng ginang. Bahagyang bukas ang pinto ng silid na pinagdalhan kay Mara. Nakita niya nakapalipot sa kama ang mga kapatid ni Mara at si Medel. "Is she okay?" worried na tanong ni Medel kay Jelly. Nurse ito, kaya ito nang tumingin sa kalagayan ng kapatid. Tumango si Jelly at bahagyang umiti. "She's fine. Mukhang stressed at pagod siya, kaya siya hinimatay. She needs to rest. Kailangan natin siyang iwan muna para makapagpahinga." Tumayo na ito sa pagkakaupo sa gilid ng kama kasunod ni Candy. Nagulat pa mga ito na makita siya sa labas ng pinto. "Shane!" pag-acknowledge ni Jelly sa presensya niya. Lumingon din sa kanya si Medel na nanatili nakatayo sa gilid ng kama ni Mara. "I'm sorry." Hingin pa umanhin niya sa pagsulpot niya roon. Nakabukas ang pinto. "What did you do to her?" Nalingunan niya ang galit na anyo ni Medel. Siya bang pinagbibintangan nito sa nangyari sa kinakapatid niya? Bakit labis yata ang pag-aalala nito kay Mara? "Wala naman akong ginawa," sagot niya. "Hindi mo ba narinig? Stressed siya at pagod, kaya siya nawala ng malay," pangangatwira niya. "Hindi porke itong destiny niya ay magpapaapi na siya rito. She was fine when she came here. Ikaw lang kinakausap niya kanina pa," galit pa rin sabi nito. "Pinagbibintangan mo ba ako may kasalanan kung bakit hinimatay si Mara?" Galit na rin ang tono niya. Hindi niya gusto ang pinagbibintangan siya, lalo na kung wala siyang ginagawang kasalanan. "Mara has a weak heart," he revealed. "At paano mo naman nalaman yan, Aber?" "Paano nito nalaman iyon? Samantala hindi nito kilala ang kinakapatid niya. Naguguluhan na siya sa kung anong papel nito sa buhay ng pamilya Limbag. I'm her brother," he declared. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkamangha kasabay ng pagbuka ng kanyang bibig. Ito ang half-brother ni Mara na galing ng States. Kaya pala labis ang pag-aalala nito sa kinakapatid niya. "Isara mong bibig mo." Napahiyang isinara niya ang kanyang bibig nang mamalay ng sariling reaksyon. Namulay yata pati ang talampakan niya. Lalo pang nag-init ang kanyang mga pisngi nang marinig niya ang impet na bungisnges ni na Jelly Candy. Tiningnan niya ng masamang binata. "Iuuwi ko na si Mara," pahayag niya. "Hindi mo pa siya pwedeng iuwi, Shane," singit ni Jelly at lumapit sa kama na kinahihigaan ng kapatid upang ayusin ang kumot nito. "She's fine, but she needs to rest. Ayoko sana magambala ang pagpapahinga niya. Baka sa mukha nito ang labis sa pag-aalala." Noon niya napatunayang hindi nagkukunwari ang mga itong may malasakit sa kinakapatid niya. They really cared about Mara. "Tinawagan na ni Mommy si Tita Lucy," sabi ni Candy. "Papunta na raw siya rito." As if on cue, biglang dumating ang ninang Lucy niya, kasunod ang papa ng mga ito at ang Uncle Andy niya. "How's my daughter?" palisa at nag-aalalang tanong ng ginang niya na dagling nilapitan si Mara. Tumayo si Jelly upang bigyan daan ang ninang niya at sinabi rito ang kalagayan ni Mara. Tila napanatag naman ang ninang niya. Sabay-sabay na silang lumabas ng silid
nang sabihin ni Mr. Limbag na magsisimula na ang naudlot na party pagkatapos tiyaking maayos ng kalagayan ng anak. Pagbalik niya sa mesa ay nagsimula na ang pag-welcome sa panganay na kapatid ni Mara. Kaumpok na niya roon ngayon ang ninang at ang uncle niya. Hindi pa rin siya makapaniwala na si Medel ang kuya ni Mara. It was too much of a coincidence. Pakiramdam niya ay lumiliit ang mundo nilang dalawa. Her godmother and uncle, however, looked like they already knew each other. Napakasweet kasi ng mga ito sa isa't isa. Nalingunin niya ang papa ni Mara ay tila baliwala lang dito kung may kasamang ninang niya. Nakikipagtawanan pa nga ito sa mga kausap. Ang weird talaga ng samahan ng mga ito. Uncle, kamusta sina Lola? Tanong niya kapag uwan. Sa London na kasi naninirahan ng Lola niya kasamang isa pang kapatid ng mama niya na si Auntie Elsa at ng pamilya nito. Hayun, hinahanap ka. Kailan mo raw siya bibisitahin? Napangiting hinawakan niya ang kanyang kwintas bago sumagot. Kapag po sinagot na ako ng destiny ko, naaliw na pinagbastan siya nito. Iyan din ang palagi bukang bibig ni Mama. Seriously, Shane? Do you really believe in Mama's stories about that necklace? Para kasi rito, isang malaking katotohanan ang alamat na sinasabi ng lola niya. Nakibit-balikat siya. Sanay na siya sa ganoong komento mula sa mga tao na karinig na ng kwento na kanyang lola. Most of the people she knew never believed in the legend. They thought it was just all crap and that she was just waiting for miracles to happen. She didn't mind. Makikita na lamang ng mga ito na matutupad sa kanyang alamat. Natitiyak niya malapit na iyon. Napangisi siya at tinanaw ang kalahati ng kanyang kapalaran. Medel was busy entertaining the guests. He wore a black Armani suit that made him more handsome. Hindi na masama para sa destiny niya. He wore his own destiny necklace, which meant that he was really the one destined for her. Dahil siya man ay halos hindi na hinubad ang kwintas na mapunta iyon sa kanya 16 years ago. Kung ganyan ka ng ganyan, baka maunahan pa kita makarating sa altar. Ibinalik niya ang atensyon sa nakangiting muka ng kanyang uncle. He was obviously happy and in love. Ang swerte ng ninang niya. Ay, pwede ba Andy? Kunwari ay naiirit ang pakli ng kanyang ninang. Nagsimula na maglambingan ng mga ito. She was happy for both of them. Maraming pinagdaanan ng mga ito sa buhay. Hindi niya masasabi maganda ang una pakikipagsapalaran ng ninang niya sa pag-ibig. Ang uncle naman niya ay namatay ng girlfriend at akala nila ay hindi na makaka-move on pa. She believed they really deserve each other. Don't worry, uncle. Malay mo, masudan ko kaagad kayo ni Nina sa pagpapakasal, aniya. And who's the lucky guy? Tanong nito. Medel Limbag, I might join their family, Ninang, aniya. Kung ganoon, dapat mo nang simulan ang pagbabakot, Shane, sabi ng ninang niya. Ngayon pa lamang, ay marami na nagbabantay sa kapalaran mo. What? Nalingunin niya ang pwesto ni Medel, ay may dalawang babae na kapalibot dito. Mukhang tuwang-tuwa naman ang binata sa nakukuha nitong atensyon. She gritted her teeth. I'm starting now, Ninang. Hindi siya papayag na maagawan ang kapalaran. Baka hindi na iyon masundan. Tumayo siya at nilapitan si Medel. Baby, nandito ka lang pala, sabi niya dito. Ginawaran niya ito ng halik sa mga labi. Halata nagulat ito sa ginawa niya. Maging siya ay nagulat din sa kanyang ginawa. She did not intend to kiss him on the lips. In fact, she did not intend to kiss him at all. Pero kusang gumalaw ang kanyang katawan na makalapit siya dito at namalayan na lamang niya magkalapat ng kanilang mga labi. Instead of pulling away, Medel deepened the kiss. He also slid his arm around her waist and pulled her closer to him. She knew she should push him away but she didn't. She couldn't move. In addition, she was enjoying their kiss. Napapikit siya. His lips continued to move on hers. She did the same. Mahigpit na napakapit siya sa balikat nito. That was not her first kiss, but it seemed like it was. Medel's lips gave her sheer pleasure, something she never experienced in any of the kisses she ever had. In fact, she could not even remember those other kisses she had. Nothing else mattered now but Medel's kisses. It was like magic. She felt like that was the perfect place to be, in his arms. It was as if she had found something that had been missing in her life. It felt like finding the one thing that would complete her being and having it inside her arms. And she didn't want to ever let it go. She didn't care about the people around them anymore. All that mattered to her was that feeling
and the kiss she and Medel shared. Ew! Get a room, you two! Nag-walk out ang isang babae pagkatapos mag-react. That broke the spell. Lumayo na sa kanya si Medel habang naguguluhang nakatitig sa kanya. Siya man ay napatitig na rin malamang dito at hindi alam kung anong sasabihin. They both panted after that intense kiss they shared. Medel, sino ba yung babaeng yan? Noon lamang siya tila nagising at naalala ang sadya sa paglapit sa mga ito. Kahit malakas ang pagkabog ng kanyang dibdib, dahil sa katatapos lamang na eksena, ay mataray na nilingon niya ang babae nagsalita. I'm Shane Daza, Medel's girlfriend. Taas noong sagot niya, tinaasan siya nito ng isang kilay. Girlfriend? Since when? Malditang babae. Malapit na. Bakit? Aapela ka? Well, sorry ka na lang, pero pang extra ka lang sa love story namin ni Medel. In fact, baka nga hanggang dito ka na lang eksena mo. Nang uuyan o tumawang malditang babae. Medel, do you believe this woman? She's out of her mind. Wala kang pakialam, naiinis na wika niya. Nakita mo naman ang chemistry namin kaninang dalawa. Kami lang ang mikayang gumawa nun. Ang tinutukoy niya ay ang katatapos lamang na halikan sa pagitan nila ng binata. I can do that too. Akpang hahalikan nito si Medel, pero nahila agad niya ito bago pa man ito makalapit sa binata. Hindi mo siya pwedeng halikan. Aniya, hindi ka na nandire. Kita mo na katatapos lang namin maghalikan. Kung hahalikan mo rin siya, para ka na rin nakipaghalikan sa akin. Halatang kinalabutan nito sa sinabi niya. You're gross. Medel, just call me, okay? At lumayas na magit ng babae sa harap nila. Mabuti naman, ang akala niya ay dadanak pa ng dugo roon bago niya ito mapaalis. Well, hanggang doon na lamang papel nito sa kwento. That call would never happen. Asa pa ito? What was that all about? Naiinis na tanong ni Medel. Nilingon niya ito. What? Why did you kiss me? Nakakunot noong tanong nito. Gusto niya mainsulto sa naging reaksyon nito. Parang diring-diri ito sa kaalamang nakipaghalikan nito sa kanya. Samantalang ito pa nga unang yumakap sa kanya. Anong karapatan itong umakto na wala itong kasalanan sa nangyari? Why did you kiss me back? Hamon niya. Ang totoo, hindi lang niya alam ang sagot sa tanong nito. She just had the urge to kiss him. And she did. Hindi lang niya alam na magiging ganoon ang epekto niyon sa kanya. Parang nalalasahan pa niya sa kanyang bibig ang tamis na halik nito. Parang alak iyon, nakakalasing. It was a wonder she was still sober after that intoxicating kiss. Halata ang pagkayamot sa anyo nito. Pero na may nababanaag din siyang pagkalito sa mga mata nito. Why did you tell Anita that you were my girlfriend? So, Anita palang pangalan ng malditang babaeng iyon. Hindi bagay sa babaeng mainihing pangalan. Sinabi ko ba yon? Ano bang kailangan mo sa akin? Bakit ba ganyan ang pagtrato mo sa akin ngayon? Hindi ka naman ganyan noong nakaraang linggo sa party ni Tita Natalie. Hindi ka rin ganyan noon. Anito, tinaasan niya ito ng isang kilay. Stop following me, okay? And stop sending me flowers. Sumisikip ang bahay ko. Kahit anong pag-iwas ang gawin mo, hindi mo ako maitataboy. Matapang ng wika niya. Kahit pakiramdam niya, ay napapahiya na siya dahil sa mga sinasabi nito. He sighed in frustration. Ano bang kailangan mo? Wala. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na kailangan mo akong pakasalan. Iyon kasi nakaplano para sa future natin dalawa. Dahil kung hindi, baka hindi na matupad ang alamat. That would be the biggest mistake destiny could ever make. Tila gulong-gulong pinagmasdan siya nito. Parang sinasabi ng tingin nito na isa siyang nagsasalitang alien na hindi nito maunawaan. What the heck are you talking about? I'm saying, she leaned forward and met his gaze so she could stress her point. We are destined to be together. Our necklaces hold the key to making a legend come true. At hindi mo matatakasan iyon, paliwanag niya. Tila, naaalibadbarang umatras ito. Hindi kita papatulan at lalo hindi kita pakakasalan. Doon na napatid ang pasensya niya. Ganoon ba siya kapangit para tanggihan ito ng ganoon na para ba nakakadiri ang ganong ideya? Hindi na niya matatanggap ang pang-iinsultong sinasabi nito. Well, sorry ka na lang, pero kailangan mo magtiyaga sa kagandahan ko dahil ako ang nakatakdang maging kapalaran mo. At subukan mo mang magprotesta ay wala ka na rin magagawa dahil nakaukit na riyan. Dinutot niya ang kwintas sa leeg nito. Pagkatapos ay ang kwintas naman niya. At dito,
kung sino ka at sino ako. Napabuntuhin nga ito sa narinig, ani mo matatawa. I can't believe this. Better accept me, baby. Get used to the idea because sooner or later, marirealize mong tamang sinasabi ko. Umiling-iling ito. Tila natatawa pa sa mga sinasabi niya. You're crazy. Tumulikod na ito at nilayasan siya. Gusto pa sana niya itong makausap upang ipaliwanag dito ang katotohanan sa sinasabi niya. Malamang, inibibigla pa ito sa mga pangyayari. Pero pasasaan ba silang dalawa din ang nakataktang tumupad sa mga plano ni Dakila? Makikita mo, kapag narealize mong tayo talaga magkapalad, luluhod ka rin sa harap ko. Mahinang bulong niya sa hangin. Nagmumukhang nasisiraan na si Shane sa pinagsasabi niya kay Midel mga kafelisidad. Pero ano ba ang dapat niyang gawin ay mukhang nagkakatotoo ang kwento ng kanyang lola. Kaya naman, abangan!